Yan, what's up again sa inyo, no, mga kaburkotob? Yan, so ngayong araw, pag-uusapan na tatalakay naman natin ay tungkol sa mga inakay na kalapate or baby pigeons, mga kalapatid. So yan, mga kalapatid, so kamusta kayo? Kamusta sa location ninyo, no? So dito sa atin ngayon na may bagyo. Yan, si Bagyong Tisoy, mga kalapatid. And so, kaninang umaga, as of 5 a.m. nakatala dito sa atin sa Aurora is signal number 2. And so di natin alam kung nagbago na, no? Dahil yung location natin ngayon as of now, afternoon na, kanina umaambon tapos hangin tapos aambon tapos mawawala na naman. And, pero walang araw na lumalabas, mga kapatid. Pero hindi naman halos ramdam yung bagyo dito sa atin. And so salamat pa rin kay Lord dahil di pa niya tayo pinapabayaan. And so sa inyo rin, mga kapatid, kung may bagyo sa inyo, kung malakas sa inyo, so secure natin yung unang-una yung family natin, mga kalapatids, no? Yung mga anak natin, ayan, yung bahay natin, secure natin, na walang masasaktan. So dapat nakaprepare tayo ng mga kit, yung mga madaling kainin na bubuksan, canned goods, mga ganun, mga kalapatids, na sa ganun na in case man na lumakas, hindi na tayo makakalabas, no? And then doon na tayo mag-stay sa bahay na lang natin para makasecure tayo, mga kalapatids. And then sa alaga naman natin, syempre, hindi natin papabayaan yan, ayan, so kaninang umaga, pagising ko na ibaba na natin agad yung mga tolda nila, no? Ayan, pati dyan sa flyer slope natin, mga kalapatid, na ibaba na rin natin para may secure natin yung kalagayan nila dahil yung hangin, no, malakas yung hangin kanina. So, rektang pumapasok sa mga kulungan natin, mga kalapatid. Ayan, so, bali ngayong araw, tatalakayan nga natin sa about sa baby pigeons dahil namisana, mga kalapatid, yung anak nila, checkered. Ipahabol natin pang summer, mga kalapatids. So without further ado, so let's go. So yan, mga kalapatids, so bali 3 days old na tong breeders natin. So namisa na nga, no? Ito, may nakikita tayo sa baba ng mga shell ng itlog. Yan, so makikita niyan pag namisa na, so kusang tatanggalin ng mga breeders natin yan. Yan, so 3 days old nga sila ngayon. Kaya sinusubuhan din sila ng magulang nila, no, mga kalapatid. So masipag magsubo yung magulang natin, yung mga breeders ng inakay natin ngayon, mga kalapatid. Yan, so unang tanong na ano ko, so kailan na nga daw ba at ilang days nga daw ba na mimisa, no, or lumalabas yung inakay sa itlog. So probably, mga kalapatid, 17 days onwards na po yan. So may times din na 16 days, meron din 17, pero hindi na lumalayo dyan, mga kalapatid. Hanggang dun lang yon, 16, 17, 18, kasi naabot ng 19. Pero pag 20 na, so malabo na yun, no? Baka bugok na yun, mga kalapatids. Kaya dapat make sure na pag nangitlog yung breeders natin, after sabihin mo na lang 1 week, 5 to 7 days, so dapat chinecheck natin yung itlog na sa ganun na alam natin kung may inaasahan tayong inakay, no, na lalabas or wala, mga kalapatids. And so pangalawa, ang inakay po is napaka-sensitive niyan pag unang-unang labas yung 1 day old nila, mga kalapatids. Dapat hindi natin sila inahawakan. Dapat yung mga magulang lang nila ang makakadampi sa kanila, no, mga kalapatids. So huwag natin, iwasan natin humawak sa mga inakay na 1 day old pa lang, mga kalapatids, no. So pangatlo po dito sa loob ko mismo, no, so after ng after 1 week, mga kalapatids, so nagsisingsing tayo ng kalapate. Pero depende yan sa laki ng inakay ninyo, no? So yung iba kasi 5 days pa lang, so medyo malaki na yung paa. So pwede na natin silang singsingan, mga kalapatids. Dapat din ingatan natin yung pagsisingsing. So wag natin bibiglain, no, kung hindi pa naman pwede. So tingnan natin, so observation natin, no, araw-araw yung kalapate, kung pwede na singsingan. Dahil may times din na nalalaglag yung singsing pag sobrang aga nyo maglagay ng singsing sa mga kalapati natin, mga kalapatid. And so dito rin sa loob ko, no, after 2 weeks, mga kalapatid, so nagbibigay na tayo ng tiki-tiki. And so may tiki-tiki tayo dito. Ayan, mga kalapatid, so tiki-tiki. So pantao po siya, yung pinapainom natin sa bata. Ayan, sa mga baby, mga kalapatid, so 5 days or 7 week or 1 week rather. Ba't ba ako na 7 week ng 7 week? And so, after 1 week, mga kalapatid, so nagbibigay na ako ng tiki-tiki dito sa sistema ko sa loft ko, no, sa mga inakay. Pero hindi ko siya nirerekta, mga kalapatid, sa mga inakay natin. So nilalagay ko po siya, pa-na-apply ko po siya sa tubig ng inumin.
sa ganito po na inumin. Ayan. So isang ganito, sa isang ganito po na lagayan ng tubig. So 2 to 3 drops po, pwedeng-pwede na 'yon. Dahil maganda naman po siyang vitamina, vitamin B complex, vitamin A, C, D, and E, no, mga kalapatid. Ayan. So bakit mo ba hindi nirerektang dinadrop sa mga inakay? Dahil pantao po siya. So iniiwasan natin ma-overdose, no? Iba kasi yung dosage ng tao sa mga alaga nating hayop, mga kalapatid. Ayan. So yun po. Pag-apply naman po ng tiki-tiki, based din dito sa sistema ko sa loft ko, no? So 3 times a week po tayo nagbibigay. Morning po. So sa morning, bago sila, pagkatapos sila kumain, so bibigay na tayo. And then sa afternoon, fresh water, papalitan na po natin yung tiki-tiki, mga kalapatid. So once again po, 2 to 3 drops lang po per ganito yung inuman ng inakay, mga kalapatid. So hindi po natin, hindi ko po sinabing gayain nyo ko, no? Na pwede yung iba kasi ginagawa anirerect, ha? So depende yan sa kung anong, kung saan kayo hiyang, mga kalapatid, no? Ayan, so yung iba naman, hindi rin na tiki-tiki yung binibigay. So kanya-kanya po tayong sistema, ano, mga kalapatids. So ayan, mga kalapatids. So pag after nila ng ganon, tiki-tiki. So bali hanggang 2 weeks, nagbibigay tayo ng ganon, no, mga kalapatids, sa inakay. So after ng 2 weeks naman, so pinapalitan na natin yung pinapainom natin sa kanila. So nagbibigay naman tayo ng ito, multivitamins plus calcium. Ayan. So bali pang manok din siya, mga kalapatids, so nabibili lang siya sa poultry supply. Ayan. So after 2 weeks nga, sabi ko nga, ito, strict ako na itong sinusubo sa mga inakay. So ito yung laman niya, mga kalapatids. Ito yung multivitamins. Ayan. So kulay red siya, no? And then ito namang calcium lactate, vitamin D3. Ayan. So vitamina din siya, mga kalapatids. Ayan. Kulay white naman siya. Ganyan. Ito po rekta ang binibigay ko na sa mga inakay natin. So maraming gumagamit ng ganito pang maintenance, pang vitamina sa mga kalapati natin. So ako, lagi akong meron nito pag may inakay tayo, mga kalapatids. So pang structure ng bones nila, no? So magandang-maganda to, calcium, no? Sa mga buto, sa mga tumutubo at lumalaking buto ng mga inakay natin, mga kalapatids. Ayan. So bali ang pag-apply din ng multivitamins plus calcium. So based dito sa sarili kong loft, sa sarili kong sistema, mga kalapatids. Sa isang linggo po, nang bibigay tayo ng 3 times a week, tatlong beses po sa isang linggo, pwede rin naman po every other day. Ayan, so ang pagbibigay po ng ganito, mga kalapatids, after tumuka ng mga inakay, after subuan ng magulang, susubuan na natin sila ng ganito, no? Bago uminom ng tubig, mga kalapatids, para pag uminom sila ng tubig, so aano din na lang pababa, no, mga kalapatids. Ayan. So ayan, mga kalapatids, paano nga ba natin masisecure yung healthiness ng kalapati natin o ng inakay hanggang paglaki, no? So, dahil nagsisimula ang magandang ibon, mga kalapatids, through inakay pa lang, no? Simula nung itlog, simula nung baby siya hanggang lumaki, magiging healthy yan, mga kalapatids, pag naalagaan natin mabuti, pag nag-focus tayo, no, sa kanila, mga kalapatids. Ayan, so bali po ang inakay pala, sa 5 days nila na yan, so hindi pa yan sinusubuan ng feeds ng magulang, mga kalapatids. Ang binibigay lang nga ng breeders natin is scrap milk. So kung natatanong nyo, no, mga tao lang at mga baboy, mga ganun lang may gatas. So hindi po, may gatas din po ang mga kalapate. Yun po yung nilalabas nila at yun yung sinusubo nila, no? Dahil kung titingnan natin yung inakay na 1 day to 5 days old, so hindi pa naman po yan makakasubo ng ganun kalalaking butil ng feeds. Ayan, so crap milk po, gatas po, galing sa breeders, yung pinapasubo ng magulang nila, no? Ayan. And then, after ng abang lumalaki, abang tumatagal, so yung sinusubuan na yan ng paunti-unti ng feeds, mga kalapatids, ng magulang. Kaya dapat, laging may feeds, no? Yung mga breeders natin, pag may inakay sila, mga kalapatids, so dito sa loft ko, no, mga kalapatids, tatlong beses tayo nagpapatuwa. So, dati ginagawa ko, every 2 hours. Kaya lang nga, natatapon na yung iba nilalanggam na, yung iba nakakain na ng daga, no? Kaya pag may inakay ako dito ngayon sa loft ko, umaga, tanghali, hapon ako nagpapatuka, pero make sure na hindi kukulangin, no, yung bibigay natin na patuka, mga kalapatids. So isa pa, no, pag may inakay tayo, mga kalapatids, binibigay nating patuka is breeder mix, no? Kasi kailangan niya ng mga inakay, lalo pag baby pa, no, mga kalapatids. Yun, so bali, naluan din natin ng pre-starter pellet, so pang baboy naman po siya, mga kalapatids. Yan, so hindi pa tayo nakakabili, naubusan tayo.
Then medyo pa naman bata pa sila, ano, siguro mamaya or bukas, pag maganda na yung panahon, so bibili tayong pre-starter pellet. So tanong niyo po sa mga Forte Supply, hindi ko naman sinabing gayahin nyo, no? Kaya lang kasi pag nilalagyan natin ng pellet, yung mga pagkain ng mga breeders, so mas madali nilang tunawin mga kalapatid nang sa ganun pag pinasa naman nila at sinubo nila sa mga inakay. So madali din na tunawin ng inakay natin mga kalapatid, no? Kaya yung iba nagbibigay nyo ng pellets, yung iba naman hindi nagbibigay ng pellets. So depende yan sa inyo, depende sa sistema niya, sa loob nyo, no, mga kalapatid. Ayan. So ayan mga kalapatid, so sana nasagot ko yung munti nyong katanungan. So hindi ko naman sinabi lahat ng sinabi ko is tama, no? Depende lang din yan sa pamamaraan natin ng pagkakalapate mga kalapatid. So based lang yan sa sarili kong loob, sarili kong sistema dito sa loob natin mga kalapatid. Pero sana nakatulong at nasagot ko yung mga tanong nyo, no, mga kalapatid. So ngayon naman, shoutout na natin yung mga nagpapa-shoutout mga kalapatid. Ito na yung mga nagpapa-shoutout mga kalapatid. Ayan, shoutout po kay Sir Yocam Salinas Hinugin. Shoutout din po kay Sir De La Rosa Lop from Atondo, Manila. Shoutout din po kay Sir Zanzen Yana. Shoutout din po kay Sir AJ Cantalejo. Shoutout din po kay Sir John Tuzon. Shoutout din po kay Sir Alan De Guzman. Shoutout din po kay Sir Harold Medrano from Lipa City, Batangas. Shoutout po kay Sir. Shoutout din po kay Sir Jeric Narciso. Shoutout din po kay Sir Adrian Pangilinan. Kay Sir Banong Ronald. Shoutout din po kay Sir Ariel Vergosa from Mindanao. Napakalayo, no? So shoutout po sa lahat ng mga taga Mindanao. Shoutout din po kay Sir Jimuel Granado. Shoutout din po kay Sir Jason Lop, ayan, Pigeon Blogger. Support niyo po siya, no, mga kalapatid. Shoutout din po kay Sir Dan Michael Guerona. Shoutout din po kay Sir Miko Maulana. Shoutout din po kay Sir Maximo from Taguig City. Shoutout din po kay Sir Daylord. Kay Sir Rexel Tudoro. Shoutout din po kay MJHR Lop. At sa club nila, no, CQPRC. Shoutout po sa lahat ng member at fans here ng CQRPC Club. Ayan. Mabuhay po kayo, mga kalapatid. Shoutout din po kay W. Snop Rico. Shoutout din po kay Sir Dexter Gutierrez Official. Shoutout din po kay Sir Gerardo Soto. Shoutout din po kay Sir MJ Malelang. Shoutout din po kay Sir Mark Ashley Kalimkim. Shoutout din po kay Sir Rainboy Sarte from Labangon, Cebu. Shoutout din po kay Sir John Paul Gomez. Kay Sir Glenn Maupoy from Leyte. Shoutout din po kay Sir Maki Luza. Shoutout din po kay Sir Christian Miko Ramos. Shoutout din po kay Ma'am Pao Dumlao. Yan, so kapilido ko pa to, no, Dumlao. Shoutout din po kay Sir John Paolo Velasco from Cabiao, Neba, Ecija. Shoutout din po kay Sir Neil Kenneth Amador. Kay Sir Rufina Lorenzo. Shoutout din po kay Ma'am Leia Hilario. Shoutout din po kay Sir Christopher John Figueras from Sorsogon City. At last but not the least, no, kay shoutout po kay Mac Kurt Lop at kay Gerald Lop from Qatar. Ayan, salamat po sa suporta nyo, no, from Qatar. And then yun lang, tuloy-tuloy lang po yung suportang tunay and then na suportang taglay. And then kung may mga katanungan kayo, pwede nyo namang itanong sa may comment box sa baba. Or message nyo ako, no, sa Facebook. So marami tayo, may Facebook page tayo, Homing Pigeon. Meron tayong Facebook account official ng Homing Pigeon TV. And then yung account ko naman po, no, sa akin, personal ko is Lloyd Dumlao po. Ayan. So pangalan ko po mga kapatid is Lloyd Dumlao. Ayan. So salamat po. And then hanggang sa muli, so ingat po, no, may bagyo dito sa atin ngayon. Ingat din po ayan sa location nyo mga kalapatids. So happy flying po and then ingat.